Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Kung May 14, hindi na lang pinangalanan, May 14 around 5:30 a.m. Lumabas ho yung aso at pasintabi, tumumiho sa labas ng bahay. Pero sa ano to, Negros Occidental, La Carlota City. At pagkatapos ho nun, may narinig na lang daw ho yung mga kapitbahay na pumutok ng baril. Pagpasok ko nung aso, nagulat, yun na nga, may tama pala yung aso ng baril dun sa kanyang shoulder na tumagos sa dibdib. Butin lang at walang tinamaan ng mga vital organs. Buhay naman yung aso, in fairness, pero sabi nga nila, they were lumabas yung aso sa ospital ng they were unpaid by the police, the alleged police officer na bumaril dito sa aso. Attorney, segunda ko lang, meron bang violation dito against, applicable ba dito yung Republic Act 10631 or yung tinatawag na the Animal Welfare Act of 1998? Well, unang-una sa lahat, syempre, kinakailangan, wala tayong ika nga ay any act of cruelty against animals is obviously not allowed by law. Pero siyempre, kung binaril mo yung aso, hindi ka naman pwedeng idemanda ng pagpatay or ng homicide or murder, as the case may be, kasi tao yun. So if that would be the case, ay maaari ka maidemanda under said Republic Act. At maaari ka rin hingan ng danyos nung may-ari. Ano? Kasi siyempre, hindi din naman, sa totoo lang, problema kasi talaga sa Pilipinas yan. Yung mga hayop, pinapakalat-kalat natin, tapos nahayaan lang natin dumumi sa kalsada. And of course, that is something that, kumbaga, hindi natin dapat ginagawa. Pero syempre, hindi naman tatama na pag nakita mo yung baril, yung aso ay babarilin mo. No? At hindi tama yan kasi nakakapag-gawa ng pangamba sa neighborhood, ano? O dun sa kanilang komunidad. So in fact, administratively, pwedeng i-demanda rin yung police na yan para siya ay matanggal sa serbisyo at para siya ay madagot sa kanyang ginawa. Diba dahil lang sa aso, ganun na nangyari sa'yo? Oh my gosh, nakakaloka. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas!